So welcome back mga ideas, welcome ulit sa channel, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ito na yung continuation ng ating video kahapon, yung sa XR200 na ginawan siya natin ng paraan, yung sa stator coil niya. So nasunog kasi yung isa sa kanyang charging. So kasi sa XR200 ay naka 3 phase, so ibig sabihin sa XR200 ay naka full wave na. So gaya ng mga sa TMX 125, ayan, sa mga Euro, Skygo, so simple lang, naka full wave. Pero yung sa XR200 ay 3 phase, so ibig sabihin nagdagdags na ng isa, so mas malakas yung current ng charging system sa XR200. So ang same na yung sa XR200, ang same na stator nya ay yung sa Supremo, ayan, Supremo at MX, at yung sa NS200, yung sa Kawasaki, at meron din yung sa mga Rossi, yung sa mga 200cc na pataas, ayan. So ayan yung same na stator nya, yung naka 3 phase. So ayan, pupuntahan natin yun, yung XR na ginawa natin kahapon. So ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-check ng charging system ng motor kung okay siya o sunog ba o hindi. So kapo na nagawa naman natin, so ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-check kung nagkakarga ba ang battery o okay yung kanyang rectifier. So ito na yung continuation ng ating video kahapon. So ayan, wag na natin patagalin pa, so puntahan natin yung XR200. So shout out kay Sir Jeep, so siya yung may-ari ng motor. So puntahan natin yun, gagamitan natin ng test light. So ito lang gamitin natin, yung multi-tester, wala tayo nun. So susunod mag-order na tayo nun. So ito lang muna yung gagamitin natin, test light. So ayan, puntahan na natin yun. So ayan mga Diaz, pumuntahan na natin yon. So dumaan ako dito kay ate. Ayan, puntahan natin yung XR ni Sir Jeep, kung okay yung motor nya, kung hindi nagde-drain yung kanyang battery. Sirado muna natin yung gate. Ayan yung aso, shout out sa aso. So ayan, tingnan natin yon. So tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-check ng charging system ng motor, at i-check din natin kung okay yung kanyang rectifier. So tingnan nyo mamaya. So balikan ko kayo. So ayan, nandito na tayo ngayon sa kanilang bahay. So i-check natin kung nag-drain yung kanyang battery. So i-on natin. So tingnan natin mag-start. So ayan, so nag-start siya. So ibig sabihin, okay pa. So meron naman siyang ilaw, yan. Mag-linker pala. Ayan, good naman siya. So sa buong magdamag, so hindi namin tinanggal yung battery, para malaman namin kung nag-drain ba o hindi. So dito, okay naman siya. So i-start natin ulit. Ayan. So ayan mga ideas, okay naman siya. So ngayon, check natin siya kung okay yung kanyang charging system, mula sa stator, kung paano mag-check ng stator, sa stator, sa rectifier, at sa papuntang battery. Pero bago yan, bago natin i-check, atanggalin muna natin yung kanyang mga cover. So pagpasensya nyo mga kaidiyas, malikot yung ating kamay kasi one hand lang tayo, walang naghawak ng ating cellphone. So kasi cellphone lang gamit natin. So wanahan muna tayo ngayon kasi walang tagahawak. So wala kasi si Kuya Earn. So shout out kay Kuya Earn. So siya yung palaging kasama ko, so dito sa church. So shout out din sa may-ari nitong motor na si Sir Jake. So yan, naumpisa na natin sa pag-check dito sa XR. So gagamitan natin ang test light. So ito yung test light natin.
DIY test light. So lagay natin sa body ground. I-check muna natin yung tester natin kung okay. Baka pundi ito. So yan. Ayan, parang wala. So transfer natin sa chassis. Ayan sa body ground. Baka walang connection yun. Merong tok-tok yung sa rectifier. Ayan, okay na siya. So okay yung ating test light. So try naman natin dito sa battery. Ayan. So yan, okay naman siya. So siguro dito tok-tok ito. So dito meron naman siya sa kanyang body ground. Yan, tanggal siguro. So transfer natin, try natin dito sa makina kung merong ground na nagsusupply. So lagay natin sa positive. Ayan, parang may pintura siguro. So yan, try naman natin. Ayan, good siya. So meron siyang connection. So okay yung kanyang body ground. So i-check natin ito maya. So yan, umpisa na natin. Unahin natin dito sa kanyang stator. So dito sa tatlong yellow wire. So ayan, yung tatlong yellow wire. Atanggalin natin yan umaya. Pero bago natin atanggalin yan, pandarin natin yung motor at i-check natin yung tatlong yellow wire. So yan, first step natin. Unahin natin yung sa stator coil. Kung okay yung tatlong ito. Yung tatlong wire na yellow wire. Ayan. So gagamit lang tayo ng wire. So dapat paglagay natin dito isa-isa sa kanila. Pag i-body ground natin, dapat hindi siya magsa-spark. Kasi pag mag-spark yan, ibig sabihin merong diferensya dito sa kanyang stator. Kung kada isa dito meron siyang spark, pag ganun natin sa kanyang body ground, pag mag-spark, ibig sabihin merong diferensya yung dito sa stator. So yan yung unang step natin. Bago tayo pupunta sa charging coil at sa battery. So yan. So yan, kunin natin muna yung socket. Pero bago natin i-test yan, pandarin muna natin yung motor. So yan, pinanda na natin yung motor. So ito yung tatlong yellow wire, yung charging coil niya. So ilagay natin muna sa isa at i-body ground natin. So pa mag-spark ito, ay ibig sabihin merong sira sa stator. So yan, check natin. Ayan. So ibig sabihin yan, okay yung isang linya. So next naman natin, ilagay naman natin dun sa isang linya ng yellow wire. So lagay muna natin. So yan, nalagay na natin. So kiss-kiss naman natin sa body ground. Ayan. Okay siya. So okay rin yung pangalawang linya. So next naman natin yung sa pangatlong linya ng yellow wire. Ayan, sa pangatlong linya niya. So i-check naman natin. So dapat hindi rin siya mag-spark. So ayan, okay sa mga ideas. Hindi siya nag-spark. So ganyan na mag-test ng naka-full wave na stator. So okay siya. So yung tatlong linya na yellow wire, okay yung kanyang connection. So hindi siya nag-spark. Ibig sabihin na okay yung stator. Yung ginawa natin kahapon, pwedeng-pwede pa siya. So dito sa stator ng XR200. So yan, okay siya. At pangalawa pag-test, dapat ilaw lang dapat siya kung naka ang isang test light dito sa kabila, dapat ilaw lang siya pag ganito. Ayan, dapat ganyan lang siya. At dito rin sa kabila. So ganyan yung good na stator. So dapat ilaw siya. Kung naka-body ground, dapat hindi siya ilaw. Ayan. So ayan yung pag-test ng stator kung good siya or bad na. So dapat ganyan. Kahit baliktarin mo ito, yung sa test light mo, ilagay mo dito. So dapat ilaw pa rin yung dalawang yellow wire. So ganyan na mag-test ng stator.
So yan, ibalik na natin to para magkarga yung battery. So next naman natin i-check itong kanyang charging coil, kanyang rectifier. So pangalawang i-check natin yung kanyang rectifier. So pandarin natin ulit yung motor. Ayan, gagamit na ulit tayo ng tester. Lagay natin sa ground. So itong rectifier, so konektado yan dito sa kanyang fuse. So papuntang fuse at papunta sa susian at papunta rin sa battery. So check natin to. So dapat pag check nyo dito, dapat ilaw. Ayan. So pag inano nyo sa kabila, kung halimbawa hindi sa ilaw, either putol yung fuse or lost connection na. So dapat ganito ilaw dapat siya. Kasi pag hindi yan ilaw, ibig sabihin yung output ng rectifier wala na. So ibig sabihin yan, nasira ang inyong rectifier. Pag hindi umilaw itong pula na wire. So yan yung papunta sa inyong battery at sa susian. So yan yung good na rectifier, dapat milaw. Ayan. At kung halimbawa nagsishort naman siya, dapat pag makikita nyo dito pag humina yung ilaw niya, ibig sabihin yan hindi na good yung kanyang charging system. At pag mag-overcharge naman, pag test mo niyan, pag na RPM mo doon sa kanyang throttle, so pag puputok itong valve, ibig sabihin overcharge. So yan lang, ganyan yung mag-test ng overcharge at loose connection. So okay ito. At dito sa battery, so yan, check natin kung okay siya. So yan, okay siya. So pag halimbawa naman puputok yung test light nyo, malalaman nyo agad kung overcharge yung isang rectifier. So ibig sabihin niya nag-overcharge na siya. So meron ng diferensya yung inyong charging coil. So pangalawang way naman kung paano mag-test kung okay yung regulator. So try nating tanggalin to. So pag natanggal natin to, once na mamatay yung motor, ibig sabihin meron yung rectifier ay merong diferensya. So try natin ulit, pandarin natin. Ayan. So pag tinanggal natin to yung positive, so dapat hindi siya mamamatay. Pag mamatay ito, ibig sabihin mayroong diferensya yung rectifier. So try natin tanggalin. So dapat hindi ito mamatay, kasi pag mamatay, ibig sabihin mayroong diferensya yung rectifier. Ayan, hindi siya namamatay. So next naman natin yung negative. Tanggalin natin yung negative. So ayan, okay siya. So ibig sabihin niyan, good pa ang kanyang rectifier, kasi hindi siya namatay. So tinanggal natin yung positive at negative. So inulit-ulit ko. Pag halimbawa tinanggal mo yung positive or negative, pag mamatay yung motor, ibig sabihin sira na to. Kasi wala na siyang output na ilalabas dito sa red wire.
So gagamitan naman natin ng test life. Malalaman mo rin dito pag nag-charge ang iyong motor. Ilagay natin sa ground. So dapat iilaw sa dito sa positive. Ayan. So dapat iilaw sa dyan. Kasi pag hindi yan iilaw, ibig sabihin yan, sira itong rectifier. So ganyan yung mag-test ng mula sa stator, rectifier at papuntang battery. So ito, okay pa yung kanyang stator. So nagawan pa ng paraan. So pwede pa siyang gamitin. At itong rectifier, okay pa siya. So ayan. So ganyan lang mag-test ng charging system ng isang motor. So dito sa naka full wave na 3 phase na stator ng XR200. So ayan mga loads, maibalik na natin ito. At hanggang dito na ating video kung paano mag-test ng sira bang rectifier o hindi, at yung sa stator kung okay pa yung kanyang charging system. So ito okay pa siya. Sa mga XR users at mga naka 3 phase yung sa stator la, so ganyan lang mag-test ang inyong stator. Mula sa stator, papuntang rectifier at papuntang battery. So ayan mga loads, hanggang dito na lang ating video about sa XR200. So kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating videos na i-upload. Hanggang dito lang, God bless you everyone. So peace out.